Topic po natin tungkol sa pagkain ng isda at pati tungkol dito sa fish oil supplement. Kung maganda ba sa inyo, okay ba or hindi, tingnan natin ha. Halos pareho kasi ang benefits pero meron ding mga side effect at risk sa ibang tao. Pagdating sa pagkain ng isda, maraming pag-aaral to. Maganda sa puso, heart disease ang isda, pampababa ng cholesterol, maganda sa hika, sa utak, Alzheimer's disease, sa depression, sa diabetes, ang isda may tulong kahit sa arthritis. Pero hindi lahat ng isda pare-pareho. Sa isda kasi binabantayan din natin yung mercury content. Dito muna tayo sa isda, mamaya tayo dito sa fish oil. Pagdating sa mercury content, kasi syempre yung dagat natin hindi na ganun kalinis, misa may mga pollutants na mercury. So, pag mas matagal na yung buhay ng isda at mas malaki na yung isda, more than 1 foot na yung laki, matagal na siya sa dagat, mas marami na siya na-absorb ng mercury sa katawan. So, ayaw natin kainin yung mga isda na mataas sa mercury. Pero merong isda na mababa sa mercury. Kaya ililista ko ngayon. Ha? So, tatlong kategory. Low levels of mercury na isda, pwede kumain. Siguro kahit 5 times in a week kumain, pwede to. Merong moderate levels of mercury, siguro once a week o twice a week lang to. Tapos merong high levels of mercury, baka once a month lang dapat kumain ito. Oh. Tingnan muna natin yung category A, ano yung safe na isda kainin. Dito sa category A na mababa sa mercury, kasama ang dilis, ang hito, catfish, galunggong, marami tayong galunggong, safe din. Salmon, safe din, healthy pa. Sardinas, tilapia, maliit lang ang tilapia, kasali din dito. Bangus, kasama din, milkfish, so pwede ang bangus, galunggong. Hito, mas madalas, samaral. Plus yung ibang seafoods, mga hipon, pusit, pati alimango. Shrimp, squid, and crab. Low levels of mercury sila. So kahit 3 to 5 times in a week, marami tayong benefit makukuha. Ano naman yung mga isda na medyo moderate level na dapat once a week lang? Mas madalang ang pagkain nito. Ito yung banak, tamban, maya-maya, pati canned tuna. So canned tuna, maya-maya, tamban, banak, once a week or twice a week lang, mga one serving lang pinakamarami kasi nga medyo moderate levels of mercury na siya. Dito sa pangatlong category na higher levels of mercury, pwede pa rin naman kainin pero baka once a month lang. Ito yung fresh tuna, ito mga sashimi, lapu-lapu, and sea bass. Medyo considered high levels of mercury. At yung mga ibang isda naman na ayaw na natin ipakain, yung mga shark, pating, o swordfish, malalaki na to, very high levels of mercury. So, nakita nyo, hindi pare-pareho itong mga isda, pero yung mga safe na isda na binanggit ko, pwede. Ang dapat mag-ingat pa, ang buntis. Ang buntis, delikado sa baby nila, baka magkaroon ng birth defect kung kakain ka ng marami nitong moderate at high levels of mercury na isda. Pagdating naman sa fish oil, dahil nga dito sa mercury level, yung iba sinasabi, kumakain sila ng fish oil supplement. Kasi yung mga fish oil supplement, wala tong mercury. Eh. Yung mga sources nila, usually walang mercury. Una-una po, wala tayong ine-endorse na kahit anong product dito, wala akong pakialam dito sa mga kumpanya. Papakita lang natin ano yung pag-aaral sa fish oil supplement. Ano positive, pati yung negative sasabihin ko. Hindi ito para sa lahat ng tao. Okay? Una-una, ang doktor kasi, hindi naman Diyos ang doktor. Eh. Wala naman 100% sa lahat ng bagay. Tinitingnan natin ano yung magandang medical evidence. Usually, itong mga magagandang mga product like fish oil, probiotic, daan-daan, hundreds of medical studies, marami positive, merong mga negative, merong mga harmful. So, tinitingnan natin saan siya beneficial. Okay? Ang dalawa sa
supplement na pinakamaraming pag-aaral, fish oil, maraming pag-aaral, probiotics, marami rin pag-aaral. Pagdating sa fish oil, ito yung mga napatunayang maganda siya. Okay? Ito yung mga sakit na makakatulong siya, itong fish oil supplement. Number one, high triglyceride. Mataas ang triglyceride mo, parang cholesterol din yan, binibigay itong fish oil ng mga doktor mismo. Actually, cardiologist nagbibigay ng fish oil sa high triglyceride, nakakababa. May pag-aaral siya talaga. Tapos, ito namang mga indications, posible na effective. Ibig sabihin, malamang effective. Yung mga na-angioplasty, yung mga may barado sa ugat sa puso, may mga barabara na lagyan ng stent, mas maganda tong fish oil. Less bara nangyayari. Yung mga may sakit sa puso, kasi fish oil nakakalabnaw din ng dugo eh. May sakit sa puso, may tulong din ng fish oil. More sa puso siya talaga eh. Puso, triglyceride, cholesterol. Yung mga may heart failure, mahina ang puso, possibly effective din ang fish oil. Blood pressure, ang tulong niya sa blood pressure, bahagyang bahagya. Parang garlic lang siya bahagya. Siguro 2 to 3 millimeters. Hindi siya talaga panggamot sa high blood, pero nakababa siya konti. Dahil nga ang fish oil, maganda sa ugat, maganda rin sa utak, di ba? So for brain health, okay din siya. Para rin naman yung benefits nito, yung pagkain din naman ng isda, ganun din, for the heart, for the brain. Sa mood, medyo pampasaya. Pampasaya rin. At sa rheumatoid arthritis, medyo may benefit din ang fish oil. Okay? Sa skin, sinasabi nila, sa balat, sa mata, menstrual cramps, possibly nakakatulong din. Pati sa buto, mukhang may tulong din. So, marami siyang positive. Meron din naman itong fish oil, pinag-aralan na rin to, pero yung mga resulta, puro negative. Okay? Balance tayo eh. Kasi, siyempre, sinubukan nila, pinainom sa grupo ng tao ng fish oil. Yung kabilang grupo, hindi pinainom. May kanya-kanyang sakit. Ano nakita na negative result? O, sasabihin ko rin lahat ng negative result. Sinubukan nila yung fish oil sa ulcer, sa sakit sa tiyan, negative ang resulta. Parang hindi nakakatulong. Sinubukan nila sa sakit sa baga. Merong mga sakit sa baga sa bata, hindi rin effective. Meron ding multiple sclerosis, isang sakit sa ugat, hindi rin siya effective. Sa diabetes, inaral din yung fish oil. Eh. Ito medyo iba yung studies. Kasi yung isda mismo, mukhang maganda sa diabetes. Pero yung fish oil, parang walang effect sa blood sugar. Sinubukan rin nila fish oil sa mga eczema, mga kati-kati sa katawan. Wala rin effect sila nakita. Okay, so dito, pag ito yung gusto nyo, indication, medyo hindi bagay sa'yo. So may taong binabagayan at may taong hindi binabagayan ng bawat supplement o bawat gamot. Hindi po pare-pareho. Palagay lang natin, sample lang. Let's say aspirin. Maganda yung aspirin. Sa ibang tao, bigyan mo ng aspirin, hahaba buhay. Diba? Iwas heart attack, stroke. May tao, bigyan mo ng aspirin, pwede maagang mamatay. Bakit? Dudugo ang tiyan, dudugo ang utak, masisira kidney. So, ang tao hindi pare-pareho. Yung tamang gamot, tamang supplement sa tamang tao. May tao, bigyan mo ng hipon, tuwan-tuwa, kumain ng hipon, lalakas siya, di ba? May tao, bigyan mo ng hipon, hindi makakahinga, mag-a-allergy buong katawan, lagot siya. So, hindi pare-pareho, depende nga sa tao at sa kondisyon. Di ba? Ganun po. Kaya pag sinabi ni Doc, maganda sinabi, depende nga sa tamang tao. Ano naman side effects ng fish oil? Siyempre, fish oil, medyo mabaho, bad breath. Yung iba, sumasakit ang tiyan at nakakalabnaw siya ng dugo. So, pag nakakalabnaw ng dugo, ibig sabihin, kung naka-aspirin ka na, naka-clopidogrel ka na, vitamin E, nakakalabnaw din ng dugo. Alam ko, ginkgo biloba, nakakalabnaw din ng dugo. So, pag dinagdagan mo pa ng fish oil, baka masyado lumabnaw yung dugo. Pero otherwise, yun naman yung benefit niya, yung paglabnaw ng dugo.
Isa lang ang problema ko sa fish oil. Okay? Dati, puro positive ang result eh. Lately, a few years ago, pwede nyo i-research, may lumabas na isang pag-aaral sa fish oil na negative at possibly harmful. May posibleng masamang epekto. Ito yung sa prostate cancer. May isang pag-aaral na report to sa marami. Maraming news outlet, sa medical journal, na yung umiinom ng fish oil, parang tumataas yung prostate cancer risk nila, aggressive prostate cancer. So, dahil dito, so, ano ang decision natin? Daan-daan ng pag-aaral, positive, maganda. Kahit yung pagkain mismo ng isda, fresh fish, maganda sa prostate cancer, nakakaiwas. Bakit may isang pag-aaral, lumabas bigla, ngayong umiinom ng fish oil, mas tumataas ang prostate cancer? So ngayon, may question mark. Either tsamba lang, baka nagkamali lang yung study, so maghihintay pa tayo ng ibang study na mas malaki, na either magpapatunay masama siya sa prostate cancer, o baka hindi naman pala masama, baka nagkataon lang itong pag-aaral. Pero the point is, may question mark. So para sa akin, like ako, lalaki, mga lalaki, edad 50 pataas, takot tayo sa prostate natin. Diba? Pag lalaki, takot sa prostate cancer. Baka mas hindi ako hot o aggressive uminom ng fish oil supplement. Kung ito kasi, syempre mas takot ako sa prostate cancer. Eh. Pero kung babae ka naman, diba? Takot ka sa sakit sa puso, mataas ang triglyceride mo, baka maganda ang fish oil. Kung babae ka, tapos may palpitation, makabog ang dibdib, mahina ang puso, nireseta ng doktor, baka maganda sa'yo. Pero kung lalaki nga, may prostate ka, takot tayo na baka maka-prostate cancer, medyo duda pa ako dito. So, baka isda na lang mas kakainin ko. Okay? More isda kakainin ko. Tapos, iba pang mga warning sa buntis nga, yun din. Pwede naman sa buntis, wala naman siyang mercury, pero hindi pa siya napag-aralan sa buntis. At yung mga mahina ang immune system. Pag mahina ang immune system, parang ayaw rin nila uminom ng fish oil supplement. Okay? So sana po na medyo malinaw. Iinom ba kayo o hindi? Depende. Kung meron kayong sakit sa puso, pwede uminom. Pero hindi rin ako ganun ka-aggressive. Yung pagkain ng isda, isa-summarize ko lang ulit. Pwede kumain 3 times to 5 times a week. Itong mga safe levels, samaral, dilis, hito, galunggong, salmon, sardinas, tilapia, hipon, squid, crab, bangus. Okay? Yung moderate levels of mercury, mga once a week lang to, banak, tamban, maya-maya, canned tuna. Higher levels of mercury, baka once a month lang to, birang-bira lang, sashimi, lapu-lapu, sibas, fresh tuna. Actually, sabi nila, 3 times a month eh. So, a little less lang. Kasi nga, ang shortcut natin, mas malaki yung isda, basta mas malaki yung isda, lampas 1 feet, matagal sa dagat, baka mas maraming mercury. Okay? So, sana po nakatulong to. Pero kakain pa rin tayo ng isda. Kasi mas better to than baboy at baka. Baboy, baka, processed meat. Pag yun ang pag-usapan natin, yun, sigurado higher cancer risk eh. Oh, pag baboy baka, nakita natin higher prostate cancer risk, colon cancer risk, lahat pa, breast cancer risk. So, yun talaga, proven tumataas. Hindi naman ganun kataas, pero pag inaraw-araw mo yung karne, hindi pa rin maganda. So, gulay, prutas, at isda pa rin. Pero yung isda, pipiliin natin yung mas ligtas at mas safe na isda. Salamat po. Kung may question kayo sa fish oil supplement, punta kayo sa inyong doktor, yun ang magde-decide. Pero pinakita ko sa inyo ang pros and cons nito para sa atin. Salamat po.